ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Mayong adlang Domingo kanyang panan. Welcome sa ito ang programang kalasag na mamamayan. Kawar ang 5 motorized infantry battalion na mayong buntag sa 44 ka mga barangay ng Dakbayan sa Iligan. Sa ito ang mga kasiklip na batit o gutob sa mabot ng ito ang CBA. Mayong buntag kanyang panan sa ito ang mga kagalaan. Sa Dubuca, Ilano, Del Norte, mayong pagpanina, mayong adlang Domingo. Kupag pa sa alas 8 sa buntag sa ito ang programang kalasag na mamamayan. So, taubay na ito karoon ang ito ang bagong commanding officer sa 5 motorized infantry battalion Lieutenant Colonel Andre Santos. May buntag. Magandang umaga po, sir. Good morning, Cherry. Magandang umaga po sa lahat ng mga listeners, tagapakinig ng DXIC. Ako po si Lieutenant Colonel Andre Santos, ang bagong CEO ng 4th Mechanized Infantry Battalion. Bago po ang lahat, batiin ko lang po sana ang mga tagapakinig ng DXIC. Taga Lanao del Norte, taga Iligan City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nice ko po ding batiin ang station manager ng DXIC, si Mr. Ramil Lemborong. Magandang umaga po. Okay, so kailangan pa ka rin sa ito ang programa, sir. Again, good morning sa lahat ng tropa natin sa 4th Mechanized Infantry Battalion. And of course,
ating bugin. Ah, nga pala, nais ko din pumatiin ang lahat ng mumbo ng 2nd Mechanized Brigade dito sa Iligan City po. Magandang umaga din po sa aming mga kasama sa 15th IB, sa 3rd Cavalry Squadron at sa 35th IB. Yan po yung mga units na under ng 2nd Mechanized Brigade. Okay, so in behalf of our station manager, kasamang Ramin Imberon, and of course sa RM and BXIC Iligan and sa iPhone 102.3, welcome po dito sa Iligan City. So, yung mga questions po natin, ito po yung unang question. For 3 weeks, magti-3 weeks na yata kayo dito sa Iligan, sir, na as bagong commanding officer sa Fort Mechanized. Ano masasabi mo po for staying here sa Iligan in terms of security? Gaya na nabagit mo, I've been here for 3 weeks already, and sa tingin ko talaga yung regarding the security situation sa Iligan City, maganda ang samahan, maganda ang working relationship namin with the PNP. Ang emphasis ko lang is kami sa Fort Mec, ang trabaho talaga namin is to assist the Philippine National Police. Okay. We are not the main effort, we are not the main actors dun sa security situation. We are here to assist the PNP in case na kailangan nila kami. Okay. So may mga ibang lugar po dito, like may mga ibang lugar dito, barangay, na nagre-request ng mga additional forces para sa security nila. For 3 weeks po dito sa Iligan for this time, may mga bagong security plan na po ba for Iligan, including Llano del Norte? As of now, Cherry, the security arrangements with the other units still the same. We're still studying kung kailangan ba talagang baguhin yung yung arrangements, but as of now, ganun pa rin siya. We're just trying to further improve our especially yung coordination and communication with other security elements, law enforcement agencies dito sa paligid natin. Okay. So, bilang bagong commanding officer ng Fort Mechanized Infantry Battalion, makakaasa ba ang mga Iligano na mas mapapahigpitan natin ang security ngayon dito sa Iligan? Makakaasa ang taga-Iligan na yung security will always be our priority. However, ang emphasis lang namin is we are here always to assist the Philippine National Police, kasi talaga sila yung sa law enforcement. Mm-hmm. Basta naman may mga kailangan nila kami, yung tulong namin, kung napupunan nyo, may mga checkpoints dyan kuminsan sa paligid. Mm-hmm. And we have patrols, lalo na sa gabi, to deter or kung mapigilan kung mayroong mga plano. Lagi nandito yung Fort Mec, alalayan, natulungan yung Philippine National Police. Okay. So bago kayo dumating dito sa Iligan, the day before the turnover ceremony, sir, ano po yung mga expectations niyo dito sa Iligan and of course some areas of Llano del Norte na magiging, kayo na ang magiging bagong commanding officer ng Fort Mec? In terms of relationship, working together with the other with the people of Iligan and the surrounding communities, we expect na magiging maganda talaga yung samahan namin. As per my observations, na nag-ikot na kami sa area ng batalyon namin, yung mga civilians talaga, they really mataas ang tingin nila sa military, and mm-hmm. we seek na ganun, to maintain that or to improve that. Especially with proper communication, proper coordination sa mga, even sa mga barangay captains sa mga hinterlands, we always seek to makipag-usap sa kanila, kung ano ba nangyayari sa paligid nila. Mm-hmm. And basically to understand them, kung ano ba talaga ang kung saan kami pwedeng makatulong bilang sundalo. Okay. Kasi yung mga taga-ibang lugar, sir, especially dun sa Luzon, Visayas, pag sinasabing yung dun, especially Llano del Norte, parang nag-iiba yung imahe. Actually, this is my second time here in Mindanao. Uh-huh. Ganun talaga, lagi ang image ng Mindanao is magulo. But dito, since we got here, wala namang naging issues.
maganda talaga dito sa lugar na to. Kaya lang, since I've been here, hindi masyado pa kami masyadong nakapunta sa mga malita kasi namin madami daw sites dito na pwede magpuntahan. Kaya lang, since unahin naman talaga namin yung area namin, kailangan puntahan namin yung mga sundalo, yung mga detachments and everything, saka makipag-usap sa mga civilian leaders. Medyo kukonti ang time talaga na anong term diyan, maglag, ikot. Kaya hopefully in one of these days makapunta-punta din kami sa mga tourist spots here in the general area of Lanao del Norte and Iligan City. Okay. So, yung mga expectations natin kasi may mga partners tayo, mga stakeholders dito sa Iligan. Sa lahat ng mga activities ng FART, may kanais info na batalyon. May mga private organizations, mga NGOs na nagtatay up sa mga activities sa FART mechanized. Ano po yung expectation niyo? Like, sa panahon dati ni Colonel Ibon, is ang daming mga activities, maraming mga sumuporta, of course, sa mga activities. Cherry, pagpapatuloy namin yan, that is always our emphasis, especially with the IPSP, to it's part of winning the peace, working together with our civilian counterparts, yung mga stakeholders, kasi alam naman natin na madaming mga issues ang ating bansa, ang situation dito sa paligid, and yung sundalo will only be part of the solution, hindi kami talaga yung solution doon sa mga issues sa paligid, and we will always be working together with our stakeholders, civilian counterparts, and other government agencies para ma-minimize or masolusyonan talaga ang mga problema dito sa ating area. Okay, kasi yung programa ng AFP, IPSP, bayanihan yun palang pinag-uusapan namin ni Captain Indoso. Kasi yung mga tao, kasi pag nakakakita ng mga sundalo, ano meron? May ano ba? May gera ba? Ganun. Ang sundalo, hindi na kami pang ano lang talaga. Hindi ko muna ka-uniform kami, may armas. Doon talagang primary job namin. Pero we are not just for warfare. Ang sundalo talaga, if you noticed, we always seek to work together with our civilian counterparts na hindi lang po gera. We are also peace builders, yung mga projects ng ating gobyerno, we try to help our government implement whatever the plans are from higher ups. Nag-iiba na ang trabaho, ang role ng sundalo. We are not just here to, you know, keep the peace, we are also here to help in development of Iligan and Lanao del Norte. Okay, so maraming salamat po. Bilang bagong commanding officer ng Fort Mechanized Infantry Battalion, ano po ang aasahan ng mga tao, mga Iliganin po dito sa Iligan and of course sa Lanao del Norte? Well, for us in Fort Mechanized Infantry Battalion, we will always be here to help, to assist the people of Iligan and Lanao del Norte. Lagi po kaming nandito hanggat kaya po ng, alam niyo naman, ang military, hindi po namin yung minsan yung capabilities namin medyo limited. Hanggat makakaya po namin, we will always be here to help out, not just in terms of security, in other aspects, especially now with pabago-bagong panahon and the past experiences with the typhoons and Sendong, we will always be here to help the people of Iligan mitigate some of these yung disasters and other events na sana hindi na maulit dito sa area ng Iligan. Okay. Tapos, baka meron po kayong mensahe, bago po siguro yung mensahe, para sa mga Iligano, na mensahe po para sa tropa natin sa Fort Mechanized Infantry Battalion na ngayon is bago yung commanding officer nila. Sa aming mga kasundaluhan, we have mataas ang expectations ng mga ng nasa civilian sector, and sa pag-iikot ko dun sa mga detachments and camps namin, lagi kong ina-emphasize na laging makipag-engage, makipag-tulungan sa mga civilian, and to really help
yung genuine ano ba, genuine na pagtulong, na hindi lang yung alam niyo na yung mga just for the sake of helping out, na kailangan talagang tulungan natin yung mga kasamahan natin, mga nasa civilians. And for the people of Iligan and Llano del Norte, asahan niyo po na ang 4th Mechanized Battalion will always be here to assist you, matulungan ng ma-develop palalo ang parte nito ng Pilipinas, and to be your partner towards development and the lasting peace in Northern Mindanao. Okay, so nakaka-encourage po yun sa mga tropa natin, yung mensahe niyo. Message po para sa mga Iliganon, sa katawan din sa Iligan, and of course sa Llano del Norte, sir. To the people of Iligan and Llano del Norte, ang 4th MEC, lagi pong nandito. Hanggat makakaya po namin, medyo malaki po yung area ng 4th MEC, but we will always be available as long as our resources and our capabilities can do so, na matulungan ang mga tao dito, especially with the security situation and with the yung mga disasters, recent disasters, we will always be here to help minimize and prevent these events na maulit dito po sa Iligan. Asahan niyo po yan. Okay, so maraming salamat po, Lieutenant Colonel Andre Santos, para sa mga stakeholders nato, mga partners. Okay, sa bagong commanding officer natin, welcome na welcome pa rin po tayo hanggang ngayon. So, para sa mga bagong mga activities na gihapon ng ato ang kasundalohan, anda mo tabang o anda mo makigiusa sa ato ang mga kuan, mga stakeholders and partners. Maraming salamat, Colonel Andre Santos. Baka meron pa po kayong idagdag na mensahe, o baka meron pa po kayong gusto sabihin. Dito sa Fort May, kasi iba yung role namin. We're basically here not just to magbantay sa mga areas na medyo may mga threats. We are also here sa city. Yun nga nabanggit ko kanina, tulungan ang Iligan and Llano del Norte na lalong maging conducive for development. Ang Fort Mac will always be helping out, especially with the Philippine National Police and the local leaders of the in our area of responsibility, para po maproteksyonan, masigurado ang katahimikan dito sa parting ito ng Mindanao. Okay, so maraming salamat po, Lieutenant Colonel Andre Santos, and of course sa mga stakeholders natin, mga partners, pwede mo contact sa telephone number sa 4th Mechanized Infantry Battalion sa 222-3334 or sa cellphone number 09-06-441-1773. Kasi may mga partners, may mga ano din tayo, sir, mga stakeholders na parang nag-aalangan pa ba na lumapit, kasi nga baka stricto yung bagong commanding officer ng 4th Infantry Battalion. No, hindi ano, kami actually hindi ako mahilig sa formalities. Mas gusto ko pa nga pumupunta sa kanila, kasi salito yung akit sa kampo, parang nahihiya kami na kapang pupuntahan ng mga kaibigan natin, ng mga stakeholders. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung yung iba hindi pa namin napapagbigyan. Medyo madami lang po talaga activities. Nag-iikot pa din kami sa areas ng batalyon. But we would assure you na yung Fort Mac, yung mga kaibigan natin, wag mo kayong mag-hesitate na lapitan kami, or kami ang lalapit sa inyo para magtulungan po tayo. Okay, kasi sa dami ng mga activities po, kasi ng mga balik po tayo din sa security follow-up question na po, kasi sa dami ng mga activities in line of IPSP Bayanihan, yung mga tao, pag may mga nangyayari kasi, sir, hindi na dumidiretso sa PNP, dumidiretso na sa AFP. Ayun. Yun nga ang we would advise them na
kasi ang sundalo, we will just assist the Philippine National Police. Although kung may mga ganyan naman, halimbawa may request sa amin, sinasabihan din namin, i-inform din namin ng Philippine National Police para alam nila yung mga activities o yung mga gagawin ng military para naman hindi magka-miscommunication. Okay. So, then, no, dili lang yun mahadlok o dili lang siguro dapat maulaw andam ang 4th Mechanized Infantry Battalion nga mutabang o mupaabot usab sa ilang tabang para sa katawahan nato nga magkinahanglan usab og tabang. Again, daghang kaayong salamat ang Lieutenant Colonel Andre Santos sa pagbisita o isip paghatag og mga mensahe nato sa ato ang mga kaidalan dinhi sa Rakduan sa Iligan. Good morning ulit at we hope to see each other dito sa pagstay namin dito sa Iligan at sana po tulungan, magtulungan po tayo para lalo maging mas developed itong Iligan and Lanao del Norte. Okay, maraming salamat po. And kauban po nato mga kasama ang ato ang mga bagong report ng mga lieutenant dinhi sa 4th Mechanized Infantry Battalion. See, mga kuan pa ni sila, mga bata pa ni sila. Okay, so ato aming hinabiyon karon taon-taon. Tawa nato sila karon dinhi sa ato ang istasyon. Isip pagpailo-ila sa ato ang mga bagong report ng mga second lieutenant, sorry na. Second lieutenant dinhi sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Ano po pwede yung nabi sa ilang sir? Okay, pwede tayo. So, naatay ko andong natay kauban din niya. Astig din niya siya, oh. Astig na babae. Oh, babae niya siya. Panalagsarakayin ng mga babaeng sundalo. No, ato ang makita. Ma'am, good morning. Good morning. Nakalimutan ko. Sige po, Bisaya. Mga Tagalog pala ito. Okay. Ma'am, good morning. You're from Luzon. Yes, ma'am. Okay. Pwede po ba natin malaman kung anong pangalan niyo tapos kailan lang kayo nag-report dito sa batalyon? Ako po si Second Lieutenant Janeline Cambrino. Mm-hmm. Bali, kaka-report lang po namin nung Tuesday, kakarating na po namin yung Tuesday sa 4th Met po. Okay, Second Lieutenant, no? Babae ka, nakaya naman, no? Grabe. Kaya naman. siguro nakaya, kailangan din tuwan, no? Kailangan din. Okay, baka ilang taon po kayo? Kaka 22 ko lang. 22? My God! 22, bata kayo. Ma'am, sa edad niyo po ngayon, 22, baka meron kayong mga mensahe na gusto iparating sa mga kababaihan natin na mga gusto rin magsundalo pero nag-aala na, natatakot kasi baka hindi nila makaya. Sa mga kababayan po natin na gustong magsundalo, wag po kayong mag-alangan kasi kung sa tingin naman po ninyo na kung yung passion po talaga ninyo is nandun din para makatulong po sa ating bansa, then why not? So, go for it. Kasi buhay niya naman yan eh. Kasi yung sarili ninyong decision yan, nasa inyo naman yan kung sa tingin ninyo dun kayo magiging productive. Okay. Bilang bagong official sa 4th Mechanized Infantry Battalion, Mama, ano yung mensahe o aasahan ng mga tao, especially like you, isa kang babae, tapos ano, ang bata-bata niyo pa po. Diba? Kasi, ano, nakakapanibago lang. Oo nga po, marami din pong nakapagsabi na medyo nanibago sila kasi may babae ngayon sa 4th Mech. So, bali, na, tinitingnan pa rin kasi namin, parang pinag-aaralan pa rin namin kung ano yung mga meron na or mga nagawa na ng batalyon namin ngayon. So, sa ngayon siguro i-continue namin tapos makakaasa din yung mga tao na especially may babae na ngayon na magkakaroon tayo ng mga maraming ano engagement tsaka mga involvement din especially dun sa mga kabataan, lalo medyo bata pa rin ako, mga kabataan na gustong magkaroon ng ano ng encounter or gustong makasama yung ating mga kasundalohan. Okay, yung mga kabataan kagaya namin, mga kabataan. No, bata pa ko eh. Dagdag pa rin salamat ma'am ha sa pagbisita. Maraming salamat po at sana magliligigan tayo. maraming salamat. So meron pa tayo mga kasama sa inyo. No? Pwede na to sila ma-sorya. Kami kayo mga bata, kaayon ni sila, as in, kanang huwag
parang nakakapanibago kasi mo, ang bata-bata nila, si Ma'am 22 years old, ako gamit kay 18 pa ko, child lang. Upalay na yun. Okay. Good morning po, sir. Parang ang bata-bata nito, ilang taon ka? 15? Ma'am 15 lang. Ma'am 15 lang, pero hindi. Ilang taon na po? 21 pa lang. 21 years old. Aba naman, ang bata-bata. Sir, ano pong pangalan natin, sir? Ako si Second Lieutenant Emilson Flores. Second Lieutenant Emilson Flores. At your age, sir, pagka-graduate mo ng college, nag-proceed agad kayo ng ano? Nag-first year college lang muna ako. Okay. So, ako nag-proceed sa, ano, sa pag-military. Ah, okay. Tapos, kumusta po yung training? At your age, ang bata-bata nito, nakaya niyo? Okay naman, medyo nahirapan lang nung simula, tapos unti-unti naman nag-adjust naman kami sa buhay namin doon. Okay, sabi nga nila, no, if others can do, why can't I? Ganun, awa naman. Okay, so sir, at your age, 21 years old, baka gusto nyo pong i-encourage pa yung ibang mga kabataan like us. Like us, mga kabataan na magpisidin ng ano, magsundayan kasi mas marami silang matutulungan. Maganda naman na inaanyayahan ko yung mga ating kabataan na subukan nilang i-try na pumasok sa ating military, at dahil maganda rin naman na matulungan natin ang ating bansa upang maunlad at tulungan na may ahon ng kanilang buhay. Okay, so maraming salamat. So, ilang, ano po ang height niyo? 5 flat, diba? 5-4. Kasi diba, sir? Pwede mo 5 flat na yung ano? 5 flat na yung tinatanggap. Oo. At least ikaw 5-4. Diba? Ang saya. So, ang bata-bata pa. Tapos, hindi kasi sir, may nakikita akong mga sundalo kasi na, ano, talagang maliliit. Diba? Mas, basta moment. Nakakapanibago lang kasi talaga. So maraming salamat mo. Kanina si Ma'am 22 years old, ngayon 21 years old. O, napapay-may-may ka. Kausapin na tayo dito. Maraming salamat, sir, ha? Okay. So, mga bata kayo, my God, bata pa sa kuha. Okay, mga second guy na. So, mayroon ka pang panin kausapin, sir? Okay. So, naanap po po yung sa kakauban din mo. Actually, mga na-tawan, nagsabay nito kanina sa sakinan, salita ako ng salita, ayaw na makipag-usap sa akin eh. Sir, good morning. Ang tanginig mo kanina, no? Ayaw niya yung kausapin. Siguro sa umpisa, nahihiya pa. Mayan si Captain Indoso sa ayaw mahalas hindi ako kausapin eh. Okay. So, ilang taon po kayo, sir? 21 years old po. 21? Mag-apit ka sa kuha. 21 years old, ang batang ito po, sir, no? Bagong report, kailan po kayo dumating dito sa batalyon, sir? Anong Tuesday. Ah, okay. Anong pangalan po natin, sir? I'm Second Lieutenant Kevin A. Clarino. Second Lieutenant. My God. Sir, alam mo ba, magkano yung nagaganda dito sa Iligan? Maraming magaganda dito sa Iligan, including me, Bita. yung lisaw po natin para sa mga kabataan na nagnanais na maging sundalo kagaya niyo, pero parang nag-aalaman po. Yung mga kabataan, dapat huwag kayong mag-alanganin na pumasok sa military kasi hindi naman tayo pakikilaban lang ng alam. Siyempre, dapat jack of all trades tayo. Alam natin kung paano mag-isip kung paano umunlad ang ating bayan. Ganun. Tumulong sa iba't ibang stakeholders sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating bayan. Okay, speaking of kapayapaan po, at your age 21 years old, ano po yung aasahan ng mga Iligano na sa iyo po? Asahan niyo po na magiging part po ako ng siyempre mga military sa pasulong ng magandang mga programa para sa abutin natin ang kapayapaan sa lalo na po dito sa Iligan City. Okay, is it your first time, sir, na ano, nag-guest ng isang radio program? Amo, first time ko po. Okay. So, maraming salamat. Marami na tayong nadala dito, sir, na mga first time, kagaya mo, sir. Diba, sir? Maraming salamat sa iyo, sir. And of course, ato ang mga kabataan. Napatay mo hinabi, sir, no? Okay, napaisa. Okay. Sige. Okay, so sa mga kabataan, especially kay katumanggong mga nag-height lang o kadang 5 flat,
no, 5 lang talaga is parang nag-aalangan kasi parang ang date baka hindi pwede. Actually, bisan pag mga bata or kamay ay ubos ra inyo hang height. Butanat ah, 5 ba ang limit sir no? Okay, 5 na. So, naka mo chance. Okay, so sir, good morning sir. Kanina kinausap kita, nag-smile ka lang ha. Okay. So, ano po yung pangalan natin sir? I'm Second Lieutenant Albert Paras, ma'am. Albert Paras. Yes, ma'am. Okay, ang ganda ng boses mo pang DJ kasi modulated na. Buong buo. Okay, sir, Second Lieutenant, ilang taon po? 24 years old, ma'am. 24 years old? Yes, ma'am. Mayag ako 24. 24 years old, sir. Bakit sila 21, 22, so hindi kayo magkasabay? Kasi merong, ano eh, age requirement na 17 to 22 years old. Mm. So, doon ako siguro sa medyo tumama sa medyo maximum na. At least tumama, sir. Lagi. Bitaw, sir, at your age, sir, para sa mga kaedad natin, kaedad dating dalawa, 25, 26, ano po yung mga requirements na pwede nung i-share sa mga nakikinig sa atin ngayon? At least sila is, ano, malaman nila, baka ma-encourage pa natin sila na mag-AFP. So, yung requirement sa amin doon is at least 5 feet, then Filipino citizen, then with good moral character, tsaka at least high school graduate. Okay, so ilang height po kayo, sir? 5'7". 5'7"? Yes, parang ma'am. Ano lang ah, parang 5'6.5". Parang sa 6.5 bitaw. Sir, maraming salamat sir ha. Ano yes, po yung aasahan ng mga Iliganon and some areas of Llano del Norte sa isang second lieutenant na 24 years old? I will do my best para sa ikawalad ng Iligan. Okay, so he will do the best. Akala ko we will do the best we will do the job the best way we can. Okay. Okay. Maraming salamat sa inyo sa pagbisita natin at saka baka meron po kayong gustong sabihin or i-greet na mga ano, mga friends natin and of course mga Iliganon po. Isip a welcome dito sa Iligan City. Hello po. yung mga friends yun nandun kasi sa Luzon, no? Wala dito. Kaya sige, ako na lang mag-greet sa iya mga friends soon to be. Okay, kasi yes, alam ko marami kang magiging friends talaga dito. Alam mo ba, sir? Alam mo ba, maraming talaga dito sa Iligan. Kung hindi nyo lang alam, ngayon alam nyo na. Okay, may buntang ni kasamang Jenner Kabanday. Sa ato ang kauban. So, daghan kayo. Salamat, sir. Mayong buntag. Ay, nalimot ko Bisaya. Di ay. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po. Okay. Maraming salamat. Kanina nakausap natin ang ating bagong commanding officer sa 4th Mechanized Infantry Battalion and of course, ang mga bagong report ng mga lieutenant. So, sa mga activities sa 4th Mechanized Infantry Battalion, makita ninyo ni sila soon. And of course, again, daghan kaayong salamat. Wala nagintay igong oras sa mga ni participate nato ng mga bagong opisyal sa 4th Mechanized Infantry Battalion. And of course, to Lieutenant Colonel Andre Santos, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na linggo, sa susamang oras, susamang istasyon, dinhigi hapon sa RMNTX ICE Iligan. Kasama mo, Jessica Chris Kinabato. Tatak, RMN.